Hello, hello. Magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa inyong lahat, mga amin na mahal kong kapatid. Muli na rito naman po tayo upang ipagpatuloy natin yung ating dinidiscuss about sa the first commandment of God. So, the first commandment, ito yung part 2. Yan. Para magkaroon tayo ng gana na makinig. Sabi dito, ayon sa CCC 2086, the first commandment embraces faith, hope, and charity. Ibig sabihin, yung unang utos ay pagyakap. Pagyakap sa pananampalataya at pag-ibig. Kung tinatawag natin ang Diyos. O sinasamba natin ang Diyos. Okay? Ito yung pinakamalalim na kahulugan, yung unang utos. Pagyakap sa pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig. Okay. Ano ba ang ibig sabihin nun? Pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig. Oh, na, faith. Our moral life has its source in faith in God who reveals His love to us. So yun daw ating morality o yung ating ugali ang pinagbubuhatan ng ating pananampalataya sa Diyos na nagpayag sa atin ng kanyang pag-ibig. Ibig sabihin, kung mayroon kang narinig o nabalitaan na ganun na lamang ang pag-ibig ng Diyos, paano mo ito ginayakap? O paano mo ito pinaniniwalaan? Paano mo ito tinanggap sa buhay mo? Sipin mo, gaano kahalaga ang Diyos sa atin? Yun ang ibig sabihin nun. Kung paano mo yinakap o tinanggap yung pagbinigyan ka ng regalo. Diba? Pagbinigyan ka ng regalo, gaano kahalaga yun? Yun. Yun ang ibig sabihin nun. Kaya yung ating pananampalataya sa Diyos ay nagmumula sa ating ugali. For example, nagkaroon ka ng pananampalataya. Yung ugali mo, parang nababago. Kung dati kang bugnutin, ganun, nababago. Yan. Kung dati kang, kung masamang ugali mo, pag tinanggap mo yung pag-ibig ng Diyos, ibig sabihin, sa kalooban mo, parang ayaw mo nang magalit, ayaw mo nang makasakit sa iyong kapwa. Ganun ang pagyakap sa pananampalataya sa Diyos. Yan. Kaya nagmumula sa ating morality o gali. Yung ating ano, yung ating pamumuhay. Okay. Hope. Kasi faith, hope, charity. When God reveals Himself and calls him, man cannot fully respond to the divine love by his own power. Noong ipinahayag ng Diyos ang kanyang sarili, ang tao hindi kaagad tumugon. Siyempre, naipaliwanag ko na sa inyo nung nakaraan, yung doon sa part 1. Ang tao kahit narinig na nila about sa Diyos, kahit nakita nila yung kapangyarihan ng Diyos, hindi agad nagre-response ang tao. Ang tao umaasa pa rin sa kanyang sarili. Yung bang kung ikaw ay matalino, mataas ang pinag-aralan mo, doon ka lang umaasa, doon sa kakayanan mo. Yung mang parang wala kang inaasahan sa hindi ka umaasa sa tulong ng Diyos. For example, ipinanganak kang mayaman sa na pamilya, parang ang yung pag-asa mo ay nanggagaling sa inyong kayamanan o sa inyong katalinuhan o kakayahan. Yan. So, ngayon kaya ganun ang tao. Kasi, di ba sinabi, no, kapag
binuhos sa atin o tinanggap natin yung grasya ng Diyos, yung ating pag-asa sa Diyos. Kahit yung bang kahit nawalan ka ng trabaho, hindi ka nawawalan ng ano, yung bang hindi ka nalulungkot, hindi ka nawalan ng pag-asa, kasi alam mo nandyan lang ang Diyos, nandyan lang siya. Tayo lang kasi yung ano eh, kasi siyempre yung ating pananampalataya eh, sabi nga ng Panginoon eh, magkaroon lang tayo ng pananampalataya na kasinlaki ng butil ng mustasa, parang tuldok lang yun. Hilingin natin sa Diyos kung ano ang ibig natin at ipagkakaloob sa atin, pero ang dami na nating hiniling, wala pa tayong natanggap. Gaano kaya kalaki yung ating pananampalataya sa Diyos, no? Pero yung mga naunang mag-Kristyanismo sa atin, grabe ang mga pananampalataya nila. Grabe. Yung mga santo. Okay? So, ganun. Kaya ganun. Kaya anong ipinahayag ng Diyos ang kanyang sarili, kung sino siya, hindi ka agad tumugon ang tao. Pero yung mga tumugon at yung mga sobrang pananalig nila sa Diyos, na ang ano nila, yung nakapokus talaga sila sa Diyos. Yeah? Kung babasahin natin yung banal na kasulatan, lalo na yung mga nangyari sa mga apostol, yeah, yung mga sulat ni San Pablo, grabe yung kanilang ano, pagyakap sa pananampalataya at pag-asa, di ba? Kaya sabi ni Pablo, di ba? Sabi ni Pablo sa kanyang unang sulat sa Korinto, pangalawa yun, chapter 13. Ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig ay laging magkasama. Oh. Kaya yan yung magandang kahulugan na nakapalob sa unang utos ng Diyos. Ito pa, charity or love, pag-ibig. Faith in God's love encompasses the call into obligation to respond with sincere love to divine charity. Yun daw pananampalataya sa pag-ibig ng Diyos ay guiding o parang kumpas. Yan ba? Ibig sabihin, parang guide na dapat nating sundin. Yeah. Parang, di ba, kumpas, ibig sabihin, di ba, yung mga piloto, kung walang kumpas yung kanilang eroplano, hindi nila alam kung saan sila patungo. Oh. Yun daw. Yung pananampalataya na may pag-ibig sa Diyos, yun daw ay parang kumpas o guide. Guide na dapat nating sundin. Obligation o obligation to respond with sincere love to divine charity. Diba? Kapag mayroon kang sinusundan na guide, diba? Siyempre hindi ka maliligaw. Tiplicks Highway, Inlicks Highway, diba? Papuntang Baguio City. So mayroong guide, diba? Parang ganun. Okay? Oh. So, Him only shall you serve. Adoration. Adoration, ano ang ibig sabihin ng adoration? Adoration is the first act of the virtue of religion. Yun daw, yung pagsamba, yun daw ang una, pinakauna na dapat nating, o yun daw yung una na obligasyon ng may mga nagkakaroon ng religion. Yan. Sa mga religion, di ba? Dapat, kung ikaw ay nakikipagtipon o nakikitipon dun sa inyo, kahit anong sikta ka na, kahit ano ang iyong sikta o religion, anong iniisip mo, kung dumadalo ka sa kanila, sa kanyong pagtitipon, ang isipin mo, bakit kayo nagkakatipon? Ang dapat nating isipin o yung ating iniisip na dapat natin gamit ay para sambahin ang Diyos. Yeah. Hindi para ikumpara
yung religion natin doon sa religion ng iba, hindi. O bakit ka, for example, Linggo, bakit ka sasamba, bakit ka pumunta sa simbahan? O, kasi tayo mga nilikha ng Diyos na dapat lamang nating sambahin ang Diyos. O, tayo may hininga at buhay na nilikha ng Diyos. Ang ating obligasyon pagdating ng araw ng holiday, kahit anong holiday yung araw mo, dapat nandoon ka, nakikitipon sa pagsamba sa Diyos. Yan ang ating adoration. Di ba? Ganito, pag adoration, pag sinabi, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, ikaw ang Diyos na may likha ng langit at lupa, ikaw ang Diyos na nagbigyan ng aming buhay at pinanggalingan ng aming ikinabubuhay. Adoration. Okay? Prayer. Prayer, the acts of faith, hope in charity, in joy by the first commandment are accomplished in prayer. Yan. Yung daw, may pananampalataya, pag-asa at pag-ibig ay nagtatapos sa panalangin. Bakit? Kasi sa panalangin, ito yung ating relasyon sa Diyos. Without prayer, we have no relation to God. Kasi sa prayer, dito ka nakikipag man-to-man sa Diyos. Oh. Okay? So, yon ang ano. So, prayer, the act of faith, hope, and charity, in joy by the first. Dito. Okay? Ngayon, pagpatuloy na naman po natin yung mga susunod pang ano. Kung tayo ay nagli-lecture, didiscussin natin yan ng, sa araw ng Saturday ulit. So hanggang sa muli, mga kapatid, God bless you sa inyong lahat.